Usap-usapan ngayon sa social media ang issue na ibinabato sa Team Malakas, kung saan miyembro ang dalawang kilalang social media influencer na sina Rosmartan Pamulaklakin at si Renton Labrador. Matapos kasing ibalita na idiniklarang persona non grata ang Team Malakas sa Koron, Palawan dahil sa gulong nangyari sa munisipyo doon, ay inulan ng iba't ibang pambabatikos ang kanilang grupo at inaakusahan din sila ng iba't ibang issue. Isa na nga rito ang di umunay pagkain nila sa ilang restaurant doon nang walang bayad. Dahil dito ay kagad na nagpaliwanag si Rosmar sa kanyang social media account. Buong paliwanag ni Rosmar. Di nagbayad sa kinainan? Paano nga ba nag-work ang ex-deal? Explain ko lang yung nangyari. Kasi ang dami nang gumagawa ng kwento about sa Team Malakas. Actually, nung pumunta kami ng Palawan, nag-aagawan mga restaurant para ilibre kami ng food para sa kanila kami kumain. Yes, libre. Totoo naman. Pero ang kapalit daw nun ay pipicturan kami at ipopost sa mga pages nila hanggat kailan nila gusto. Pero dahil natuwa kami, nagpost din kami sa social media namin at prinomote mga restaurant na kinaina namin. Sa totoo lang, first time ko na experience ang ex-deal sa foods. Kasi lagi kapag lumalabas kami ng family ko, lagi kami nagbabayad. Kaya natuwa ako nung as Team Malakas, nag-uunahan talaga sila para ilibre kami ng foods. Pinapatikim nila sa amin mga bestseller foods nila. Saka kung hindi ex-deal yun na silang nag-insist na kumain kami doon, syempre mamimili kami kung saan talaga namin gusto kumain kasi magbabayad kami. Syempre mamimili kami ng gusto naming resto. May araw pa nga sa isang gabi nung nagpunta kami ng Palawan na tatlong booking ng dinner ang nag-aagawan sa amin. Nalungkot pa nga yung isa kasi di namin napuntahan. Nung araw din na kumain kami sa restaurant kung saan kami na issue, kakatapos lang namin mag-dinner sa ibang restaurant doon. Kaya to the point na di na ako nakakain. Pero syempre para di malungkot yung owner kasi nag-prepare na ng foods, pinuntahan ko pa rin kahit di ako nakakain. Nag-promote pa rin ako ng todo at kumain pa rin team kahit busog na para di naman nila maramdaman na kumain na kami sa iba. Respeto ba? Ganun. At bilang patunay na happy ang restaurant na ini-issue kami, shinare pa nila post na nagpunta kami doon tapos in-sponsored pa nila para maraming makakita na pumunta kami doon. Ako bilang matagal na sa social media, marami din akong ex-deal na natatanggap. Example, papapromote sila ng mga products nila tapos ipopost ko nang wala akong sinisingil sa kanila kahit 5. Bibigyan lang nila ako ng products nila tapos pinamimigay ko sa mga supporters ko. Yes, wala akong sinisingil kahit piso. Support lang sa small brands. Sa lahat ng kinaina namin, lahat sila masaya. Bukod tangi na na-issue sa isa. Pero nakausap namin ang may-ari na masaya sila at walang issue sa kanila. Sadyang ayaw lang nila madamay sa nangyari, kaya nananahimik sila. At wag na lang daw pansinin mga gumagawa ng issue. Kasi happy daw sila at thankful daw sila sa Team Malakas. Sa totoo lang, kung maniningil ako ng promotion, alam nyo naman yan mga kapwa ko kung magkano rate natin kada isang post, diba? Real talk ako. Ang singil ko 6 digits per post. Ako pa lang yun. Hindi pa kasama yung ibang members ng Team Malakas doon. Pero kapag na-appreciate ko or namin ng isang tao, bagay o kainan, sobra kaming happy mag-post kahit walang bayad. Maramdaman ko lang na mababait sila at inaasikaso kami. Ang dami naming mag-post. O baka naman isipin nyo na ex-deal na naman tong sa Lalo's Beach Resort. 2 days pa lang 44,000 na bill namin sa food at nasa 60,000 yung rooms namin. Pero still pinopromote namin kasi mabait at maasikaso sila. Plus, may discount pa. Pero syempre nagpapasalamat pa rin kami sa mga restaurant na nakainan namin doon. Masasarap lahat at mababait ang owners. Talagang pinatikim nila sa amin mga specialty nila. Para sa nagpapakalat ng fake news, si Lord na bahala sa'yo.